the vlog and share stars. So, ano ba nga, no, na sa pagiging ka ng tulong ngayon, ang tagal, talagang ano, sinasalat nila o iniimbestigahan ka na kung nakahingi ka ng tulong sa ganun, kanino ka na ba lumapit, and then, hindi mo din sila masisisi. Ako, kagaya ko, ano ba, nanalo, para bang, ano, bilang isang tawa, nanalo ko sa isang paligsahan, o pangkabuhayan. Tapos, sir, ano, ito na po yung pera nyo, pirma po kayo dito. Pero yung pera na panalo mo, hindi na kalista sa pang, hindi na kalista yung magkano tanggap mo. Kasi, pirma mo na, pero yung presyo na pinirmahan mo dun sa panalo mo, hindi na kalagay. Basta pirma mo, sila na maglalagay kung magkano natanggap mo. Pero yung natanggap mo, maliit lang. Halimbawa, binigyan ka lang ng 3,000. Pero pag sila pala, ang maglalagay yun, baka dagdagan pa nila eh. Kaya hindi mo din masisisi na, ay bahala na, may just naman eh. So, may ganun talaga. And ako, nakaranas ako na humingi ako ng tulong. Nagkaroon kasi ako ng sakit. Especially, maliliit pa yung mga kapatid ko, nagkaroon ako ng sakit. And personally, ako din nag-asikaso ng papeles ko. Humingi ako ng tulong sa LGU. Tapos, siyempre, hindi ka ng MSWD, tapos sa mga mayor's office. Then, naranasan ko na, sir, wala na po kami budget. Oh, promise. And then, dun ako nag-isip na, ang hirap pala magkaroon ng sakit. Ang hirap. And then, paghingi ka sa gobyerno, magkakaroon ka ng time na isip na, tatandaan ko kayo balang araw, hindi ko kayo boboto. Hindi ba wala yun? And then, kasi ang hirap. Kaya ako nun, ako although naninigrilyo ako, nagiinom din ako, and panood din may mga video ko, may mga picture ako na may kasama kong nakaganon pa yung alak, nakipag-inuman ako. Pero dumating yung time na binago ko ang sitwasyon ng buhay ko kasi wala kang mapapala sa kasiyahan eh. Ang maganda yun, nagkaroon ka ng joy at nakagalaw mo si Christ. And ako, hindi ko sinasabing mabuti ako dahil walang yadi naman akong tao. And yung sa loob ng pagkatako, kalala ko sarili ko. Kasi, kinikwento ko yun. And kung, halimbawa, binubulgar ko ang sarili ko, kasi ako naman yun, di ba? Wala naman ako dinadamay. Na sarili ko lang yun. At credit sa akin yun. Yung masamang comment, mabuti, wala naman pinagkaiba yun. Pabor po yun sa may channel. And then, lalaitin ka. Wala naman nanonood ang video mo. But di ba, tignan mo yung views ng mga video ko para makita mo kung may 25 ba views, meron bang 10, may 3. Okay lang yun. Wala akong problema. Hindi ko naman kailangan sumikat kasi alam ko din naman na doon din mga papupunta. So, may mga tao man nalaat. And then, naranasan ko manghingi ng tulong. Parang bang, nung dati, naranasan ko yung ganun, na wala akong hingi ng tulong. Nilagay ko yung sarili ko na, ayoko na magkaroon ng sakit. Kasi, nung na-experience ko, nakabunta ako ng memorial, ang baho ng CR, mga taong katabi mo dun, mga mahihirap, abang-aba ko sarili ko. And, inalagaan ko sarili ko. And then, nakita ko yung na, ang hirap pang humingi ng tulong. Pero with that 2024, ang dali na humingi ng tulong. Parang bang tao na yung abuso sa mga may ahensya ng tao, na ahensya ng gobyerno, hingi ng tulong. Parang bang namemera na talaga. Hindi mo sila masisisi. Kasi nga, papel lang kailangan. Parang gawin mo yung manghingi kasi may pera. Kaya pag nagpabuntis ka, mas kikita ka pa nga. Kasi, piling ko, magsisiro balance ka talaga eh. Kasi taong bayan mo yan, butante yan, alagaan mo yan. Kasi parang nakita ko talaga na minsan kasi pag, minsan yung tao na din naglalagay ng sakit sa katawan nila. Pero pag nakita mo yung bill ng babayaran, yung taong na-accident eh, yung taong nasa karamdaman, hindi niya alam yun, pero yung pag-aasikaso ng papel, ang hirap. Promise ko, try mong maranasan yung naranasan ko na puyat, pila, masangsang na amoy, kasi pipila ka talaga, and then i-interviewin ka, ang hirap. And then sabi ko, sayang itong mga taong ito, kasi noon pa na wala silang sakit, ang saya-saya nila, ganyan. Pero pag inaisip mo yung pinikwento ko na ang hirap mag-asikaso, diyan mo makita na saan ka bibili ng gamot, mas mahal yung gamot sa loob ka ng hospital bumili, pero pag bumili ka sa labas, mura, pero maghahanap ka. And pag walang mabilan sa lugar na yun, dilipat ka na ng kabilang
kabilang bayan, and then kailangan mo din manap ng mas ng mga ano ng saan ba mo iko-combine. Ang hirap talaga. So doon ko naranas kaya nung time na yon ano, pero ano, nagkaroon din ako sakit tulad ng youth, ano, nagkaroon ako ng ano ng problema sa pag-ihi ko, ano pa, hindi, sa totoong buhay lang, hindi pa ako nagpapamedical check-up eh. Yung general, yung tawag dito, yung papasok ko sa machine, tapos seconds lang yata, minutes lang, lahat, pati yung na-scan na yung utak mo, yung puso mo, yung kidney mo, lahat na, yung lahat na may, yun yung gusto ko na, ang mahal niya, alam mo, biri mo, seconds lang, o minutes lang yata, na kapag pumasok ko dun sa machine na yun, MRI ba ang tawag doon? Yung machine na yun, lahat makikita na kung may damage sa yung utak mo, kung meron na ba siyang, yung utak mo, meron na bang dugo na mumuo doon, o kaya nagkakaroon ka na ng dementia, o kaya yung hindi na proper ang tibok ng puso mo, yung buto mo sa katawan, merong bukol, meron ka ng kidney problem, o kaya meron ka ng, hindi ko alam kung anong klase yun, kasi doon sa scan na yun, lahat, 5K lang ang babayaran. Mura pa ngayon ha. Ewan ko lang ngayon, baka mahal na siya. Ang gusto ko siyang ma-experience kasi for the taon ko na ninipas sa mundong ito na nakatapa ako sa lupa o sa semento, hindi pa ako napapa-check up ng ganun eh. So, dun kasi pag may edad ka na ng 46, dun mo naisip na sayang yung parabang alagaan mo na yung sarili mo kasi yung buhay mo, yung kung ang binigay ng Diyos sa iyo ay ano, ang normal kasi na average ng tao sa ngayon na, kaya nga nagkaroon na ng 100 days, 100 years, kasi meron talaga nakakaroon ng 100 taon na ang tao, kasi yung 100 taon, di ba, kapag naabutan mo yun, meron ka makukuha 100,000 sa gobyerno ng Pilipinas, and then meron talaga nakakaroon, pero bago mo marating yung ganun taon, disiplina na yung ano, napakahabang disiplina. Unang-una, ano, healthy yung kinakain mo. Pangalawa, nasa tama yung tulog mo. Pangatlo, ang iniinom mong tubig, tubig talaga. Hindi ka nagsasoft drinks, hindi ka ninigil, hindi ka nagiinom ng alak, hindi ka nagpupuyat, nag-exercise ka. Andun na lahat eh, kaya may nakakarating. And yung makakita mo yung mga ibang matatanda, disiplina ang disiplina. And sabi ko, sana marating ko yun. Napakalaking achievement ako. Sa edad kong 46, 'di ba, dumandin ako and siyempre nagbabike ako. Ilang minuto lang, seconds lang, pwede ako mabangga, pwede ako maaksidente. Pero nandoon pa rin yung bago ka, ako naman kahit na walang niya din akong tao, especially sa magulang ko, inaamin ko naman 'yon kasi kapag in-interview mo sila, yun din naman sasabihin nila, ba't di tayo magpakatotoo? Ay, walang niya yan na anak ko yan, si Michael yan, totoo yan. Pero yung lumalabas ka ng kalsada, nagbabike ka, hindi mawawala sa sarili mo na kahit naman ko hindi magandang anak o may ugali kang ano attitude kahit naman sa kapatid mo na ay kilala ka na ay kuya masama ugali niyan ay ano yan demonyo yan hayop yan na kahit ikaw nag-iisip pa din na magdasal na ay makarating po ako sa lasa na makarating po ang sarihan na ligtas ako kasi ang dami pwede mangyayari nagbabike lang bilhin mo pinagtripan nagbabike lang muntik na sagasaan nagbabike lang hindi niya kita ano siya na ibagang na-slide kasi ang kalsada kasi nung makita mo sa amin merong mataas merong mababa inapagilid ka di ba nasa gitna ka usano di ba may bike lane merong ano lane ng mga sasakyan napagitna ka tapos di ba yung bigla kang gumanon umig di ba mataas at saka mababa na kalsada eh bilang gumanon yung slide yung gulong mo eh may sasakyan tapyas ang katawan mo bangga ka na agad kaya kailangan memoryado mo talaga yung kalsada. So, di ba nung mga bike, di ba ako, hindi naman sinasabi pag nagbabike ko, Lord, makarating nga po ako doon sa pupuntahan ko, kayo na pumbala sa akin, di ba? Kahit nag-iingat ka, pero yun man ang kasalubong mo, nasa likod mo, hindi nag-iingat. Pwede ka din madami, kaya ang dami pwede mangyari sa oras na, ano, kaya naman ako nagbablog kasi na-experience ko din talaga. And nakita ko din sa kapwa ko na nagbabike na, tang ina, walang nga itong driver nito, demonyo ito, lagi namang nakapos. Ay, putang ina mo, nagtatay ka na lahat ng hayop ka. Pero hindi na inugam, haba, ang bisan na yung takbo ng mulang yung yun. So, ano, hindi mo din kasi masabi na pares-pares ang ugali ng tao eh. May tao na, pag sinabihan ka, matutuwa ka. May naman tao na kapag sinabihan ka, magagalit sa'yo. Tinginan nga, nagkakapatayan na nga eh. Magbayad ka nga ng sasakyan. Tapos,
kulang ang bayad mo, baka murahin ka pa ng driver sa'yo. Putang ina mo ha, kulang bayad mo, sasunod ka na sa Maray dito ha, di ba? Iba-iba ugali ng tao eh. So, ano, so, nangita ko na ang daming pwede mangyari sa buhay ng tao. And then, pinakamahalaga talaga yung ano eh, kasi madali ako magalit, madali ako mapigon, and then yung mata ko nga, mukhang namamaya agad eh. Kasi yun yung talagang mata ko na, yun ang binigay sa akin, yung masasabi ko ba, minsan iniisip ko na lang, magsalamin na lang ako para hindi ako mukhang namamaya. And then, may mga tao sa iba-iba yung ano, yung nakikita, kasi sa nararamdaman. Kasi, ay, na, matapang to ah, putang inang to ah, di ba? So, yun lang naman, and kinikwento ko lang yung naging karanasan ko sa buhay ko. And then, yung masamang-masamang comment, mabuti, wala namang pinag-aibayin pa, but po yung sa may aling channel. Bye!